Mabuhay kayo and welcome to Musky Pops TV. Ayan po, katatapos ko lang pong mapanood ang huling El Bimbo The Hit Musical na ipinalabas ng ABS-CBN sa kanilang mga social media accounts. At ngayon ay magbibigay ako ng reaction ko sa aking napanood na palabas. Okay, nagpapasalamat ako sa ABS-CBN dahil binigyan tayo ng pagkakataon na mapanood dito ng libre isang obrang Pinoy, isang tatak Pinoy, isang palabas sa kung saan ay sumasaklaw sa kung ano ang mga nangyayari sa ating lipunan. Ito ay isang kwento ng pagkakaibigan, kwento ng pangarap, pag-iibigan, kwento ng isang ina at ng isang anak na patuloy lumalaban para sa kanya, at kwento ng isang bagay na gusto mo nang makamit, which is ang kalayaan. Gusto mo nang lumayo sa isang bagay na kung saan sa tingin mo ito yung nagpapahirap sa'yo, pero dahil may inspirasyon ka, nagpapatuloy ka pa rin sa buhay. Dahil meron kang bagay na pinaguhugutan, kailangan mong lumaban, kailangan mong ipagpatuloy, pero kahit hindi na gusto ng puso mo. So ngayon, ang huling El Bimbo The Musical, sa palabas nito, mas na-appreciate ko yung mga kanta ng Eraserheads. Mas lumalim yung kaalaman ko, mas lumalim yung kaisipan ko sa mga kantang ito. Tulad na lang ng Ligaya. As in, ngayon ko nalaman ang mas malalim na kwento sa mga kantang ito. May pinaghuhugutan, base sa karanasan, base sa kung anong nangyayari sa ating lipunan. Ang hirap lang sa kalooban, dahil may mga part na talagang bigla na lang tumulo yung luha mo. Parang, ito, parang naranasan ko to. Ito, napagdaanan ko to. Pero merong isang joy na nagbigay inspirasyon. Merong isang joy na patuloy lumalaban sa buhay. Patuloy lumalaban para sa kaibigan, patuloy lumalaban sa pamilya, patuloy lumalaban sa anak, at patuloy lumalaban sa kung ano yung hatid ng kapalaran sa kanya. So, napakalalim na kwento. Isang kwento na parang iyakalin tulad ko sa perya. Parang circus. Di mo alam, masaya ka. Di mo alam, lulungkot ka pagkatapos. Pero madaming ganap na nangyayari sa buhay na kailangan pagtuunan ng pansin. Maraming mga factors or maraming saklaw na kung saan tumatalakay sa kung paano tayo mabuhay sa mundo, kung paano tayo mabuhay sa lipunan. Parang dito sinasabi niya, ano nga ba ang papel mo sa buhay? So, ang daming lessons, ang daming aral ang matututunan mo dito sa palabas na to. Parang dito, hanggang doon ka na lang ba? Doon sa sinasabi kanina na may gustong part na ginamit na latak ng lipunan. Ano ba yung magiging ambag mo sa lipunan? Hanggang doon ka na lang ba? Diba? Pero hindi, kailangan mo pa rin lumaban, kailangan mo pa rin magpatuloy. So kung ano yung pwede mong iambag sa ating bayan. So kaya nga sabi, makibaka si mga karakter, makibaka, maging totoo sa sarili, ibigay, lumaban, paninindigan sa kung ano yung sa tingin mo na tama para sa'yo. So huwag kang kumawala, kumawala ka sa isang bagay na kinatatakutan mo. So huwag kang matakot, maging matapang ka sa buhay. At yun ang pinakita ni Joy sa kwento na to. So yun, so bukas itutuloy ko yung reaction na to. Itutuloy ko kasi medyo it's almost 4 a.m. na. So
ibibigay ko kanina yung mga parts na scene, anong scene ang naiyak ako. Hanggang ngayon, tignan niyo po. Maga pa rin. So, lalo na sa last, doon sa second, sa half, sa gitna, no, ano, doon nag-umbisa lahat yung mga magbigat na eksena na tumatalakay talaga sa kung anong nangyayari sa ating lipunan, kung anong nangyayari sa, pwedeng mangyayari sa isang tao, which is nangyayari naman talaga. Nakaka-relate. So, isang magandang obra na binigay sa atin, isang obra na kung saan ay magkakaroon tayo ng kaliwanagan, isang obra na kung saan magbibigay inspirasyon na magpatuloy pa rin sa buhay. So mamaya itutuloy ko ang aking reaction at ibibigay ko kung ano yung mga favorite parts, scene, yung bawat character. So tutuloy na naman. So see you then mamaya. Maski Pops TV.